leader ng kamara, pinakakasuhan sa BOC ang mga smuggler sa Mindanao. Ang detalye mula kay Kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ! Pinakakasuhan ni Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Customs sa mga rice smuggler kasama ang kanilang mga kasabwat sa pagpupuslit ng libu-libong sako ng bigas na ilegal na pinasok sa mga pantalan sa Mindanao. Ginawa ni Speaker Romualdez ang apela kasabay ng pagpapahayag ng suporta sa naging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos na ipamigay ang mga nasabat na smuggled na bigas sa libong residente ng Zamboanga Peninsula. Pinangunahan ni Pangulong BBM kahapon ang ilan pang mga opisyal ng gobyerno ang pamimigay ng bigas. Pinunto ni Speaker Romualdez na hanggat hindi napaparusahan o nakukulong ang mga nasa likod ng smuggling ay magpapatuloy ang illegal aktibidad na ito kahit pa nakumpiska ng gobyerno ang kanilang mga naipuslit. Bilang kinatawa ng publiko, sinabi ni Romualdez na kanilang trabaho sa kamara na tiyakin na mayroong sapat na supply ang kanilang pangunahing pangangailangan na sa abot kayang halaga at yan ay ang supply ng bigas. Ayon naman kay Port of Zamboanga, District Collector Arthur Sevilla, ang ipinamigay na bigas ng presidente ay bahagi ng 42,000 mahigit na sako ng bigas na nagkakahalaga ng 44 million pesos na nakumpiska ng customs noong pambuwan ng Mayo. Sinabi ni Sevilla na ang pagkakumpiska o ang pagkakasabat at pamimigay ng mga nakumpiskang bigas ay dokumentado. Mula sa kamera para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Senado nakakalap ng suporta sa panawagan ni Gatchalya na paalisin ang mga pogo sa bansa. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy! Kuha ng sapat na suporta ang Senate Committee on Ways and Means para sa panawagan nito na paalisin na ang Philippine Offshore Gaming Operators o pogo sa bansa. Sa nakalipas na ilang buwan, itinusulo ni Senator Wynn Gatchalian ang pagsasara ng mga pogo sa bansa at binindigan nito na namangkita na nakukuha sa industriya ay hindi katumbas ng napakalaking ginugugol ng gobyerno sa paglaban sa mga krimen na nauugnay sa mga pogo. Ang committee report ay nananawagan para sa pagpapatibay ng isang resolusyon na humihimog sa Executive Department na itigil na ang operasyon ng mga pogo. Ito ay naglalayong pangalanan o pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino at mapanatili ang paglago at pag-unlad ng bansa alinsunod sa mga reformang pang-ekonomiya ng administrasyon. Sa ilalim rin ng committee report, hinihimog kay Gatchalian ang Department of Labor na maghanap ng alternatibong trabaho para sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga pogo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita! Maritime Zones Bill ng Pilipinas, sinayak ng Senado na maipapasa bago matapos ang 2023. Ang detalye mula kay Carla Abeliana. Kapartner Carla. Target ng Senado na maisabatas ang panukalang Philippine Maritime Zones bago matapos ang kasalukuyang taon. Ito ang sinabi ni Senator Francis Solentino sa gitna ng pagkabahala sa umano'y malawakang pang-harvest ng corals o bahura sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, isa ang Pilipinas sa natitirang mga bansa na walang sariling maritime zone law sa kabila ng claim sa pinag-aagawang teritoryo. Una na rin anya itong ipinag-utos ng UNCLOS sa Pilipinas sa lumikha ng naturang batas. Dagdag pa ng senador, kasama rin sa ilalagay sa maritime zones law ng Pilipinas ang Benham Rice. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Carl Abeliana, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Samantala, France, andang tumulong sa pagbuo ng submarine force ng Pilipinas. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Filler. Kapartner Bernard! Nagpahayag ng suporta ang France sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, AFP, kabilang ang kahandang tumulong sa pagbuo ng submarine force ng bansa. Ikusunod ng pagbisita ni French Ambassador Designated of Philippines Marie Fontenelle Lasalle kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Cap Aguinaldo, Quezon City. Sa pulong ng dalawang opisyal, sinabi ni Fontenelle Lasalle na inaasahan niya ang patuloy na pagganda ng relasyon ng Pilipinas at France kasunod ng pagbubukas ng bagong defense mission sa bansa. Ikinatawa naman ni Teodoro ang suporta ng France sa pagtataguyod ng Rules-Based International Order at pagtalima sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Inimok nito ang France na patuloy na itaguyod ang freedom of navigation sa gitna ng hamon sa karagatan. Samantala, tinalakay din nila ang katatapos lang na joint sale ng Pilipinas at Estados Unidos at ang posibleng pagbisita ng defense ministers ng Pilipinas at France.
para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa mga dagdag pang mga balita, ilang ahensya ng pamahalaan posibleng pagbawalan na rin gumamit ng TikTok? Ang detalye mula kay Commander Melrose Manuel. Commander Melrose! Posibleng pagbabawalan na rin sa paggamit ng social media platform na TikTok ang ilang ahensya ng gobyerno. Ito ang sinabi ng National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Kaso nito ng controversial na posibleng ginagamit ang TikTok bilang paraan ng pangongolekta ng datos o cyber espionage. Kabilang sa mga ahensya na iminungkahing hindi dapat gumamit ng TikTok ay ang National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration na parihong bahagi ng Department of Justice. Una na rin sinabi ng NSC na pinag-aaralan na nila na pagbabawalang gumamit ng TikTok ang mga uniform personnel para maiwasan ang posibleng data leak. Kabilang sa mga bansang nag-ban na rin ng TikTok ang Estados Unidos, India at Canada. Ang TikTok ay isang social media platform na inilunsad ng isang Chinese company noong 2016 at naging sikat sa buong mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Melrose Manuel kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa huling detalye ng ating mga balitang nasyonal, mga tiwaling pulis, sinimok na isumbong sa PNP. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Hinimok ng Philippine National Police o PNP ang publiko na ipagbigay alam sa kanila mga illegal na gawain ng mga pulis. Ikusunod ng pagkakaresto sa dalawang pulis at isang sibilyan na sangkot sa umunoy pangungutong sa mga operator at driver ng tricycle sa Bacoor City, Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hindi dapat mag-alinlangan ng publiko na magsumbong dahil may mga matitinong pulis na handang tumulong. Kasabay nito, pinalalahanan ng Chief PNP ang mga police commander na mahigpit na pairalin ang one-strike policy sakaling mahuli ang kanilang tauhan. Tiniyak naman ni Acorda na nagpapatuloy ang kanilang internal cleansing program sa PNP upang malinis o maalis ang mga tiwaling pulis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner.